At balita ito ah. Ito masamang balita ngayon. Ang China ay nagbigay ng advisory sa kanilang mga mamamayan. Inabisuhan nila ang mga mamamayan nila na mag-imbak ng pagkain. Ito ah, mapapanood ninyo ang mga analysis tungkol dito at ang balita tungkol dito, pati na yung kopya noong panawagan nila sa publiko, mga kaibigan, na nakasulat sa Incheck at itinranslate ito sa English. Nananawagan sila sa kanilang mga mamamayan na mag-imbak ng sapat na pagkain. Ang sinasabing dahilan ngayon, kasi napakataas daw ng halaga ng gulay ngayon sa China. Doble ang halaga. Kung halimbawa, 100 piso, 200 piso na. Yun dati mong binibili na halagang 100, ngayon 200 piso. Pero ang ipinangangamba ng iba't ibang bansa ngayon, ng marami, ultimong mga Incheck, ay kung bakit nagpalabas ng advisory ang China sa kanilang mga mamamayan doon sa China na mag-imbak ng sapat nilang pagkain. Tatlo ang sinasabing dahilan, mga kaibigan, o posibleng dahilan. Hindi sigurado ha, hindi sigurado. Speculation nila na kung bakit pinag-iimbak ng pagkain ang mga Incheck. Eh lalo ngayon, di ba? Di ba tayo apektado yan? Kasi wala nang nagtatanim dito sa atin eh. Bakit? Lahat po kasi ng nagtatanim dito na mga magsasaka natin, di ba? Wala na tayong pananim eh. Bakit? Dahil pinayagan nila ang smuggling dito eh. Katakot-takot ang smuggling. Rampant ang smuggling sa Bureau of Customs. Ha? Unlimited, kung tutusin ninyo. Kahit pumunta kayo sa mga pamilihan, sa palengke, sa grocery, ang mabibili ninyong gulay, karamihan galing ng China. Sibuyas pa lamang eh. Ha? Eh bawal lahat yan eh. Sapagkat yan nga po ay papatay sa sarili nating sektor ng agrikultura. Kaya ang epekto niyan, yung mga magsasaka natin ay ayaw nang magsipagtanim. Hindi ba? Bakit pa sila magtatanim? Eh, isipin mo, napakalaking hirap ang ipupuhunan mo, pera, at hindi mo alam kung isang araw ay babagyuhin yan, masisira ang pananim mo. Pagkatapos ay meron kang kakumpetensya na imported pero mas mura. Ha? Nawalan puunan kasi sobra lang nila yun doon eh, sa China. Yun yung mga nila, yung mga surplus nila, kumbaga. Ha? Surplus, sobra sa production nila na ipinapasok dito para hindi sila mabulukan ng pagkain. Kaya dito pinapasok. Walang buwis sapagkat smuggled yan eh. Bawal kasi yan eh. Bawal ipasok yan eh. May batas yan eh, mga kaibigan. Ngayon, maaapektuhan tayo sapagkat dumepende tayo eh. Ginawa nitong mga walang ya sa administrasyon na nakadepende tayo sa kung ano yung i-import dahil wala nang nagtatanim dito, umaasa tayo ngayon doon sa import, di ba? Yung hindi important tayo, smuggling yan eh. Ang tinatawag na import, mga kaibigan, ay yung legitimate, di ba? Yung legal. Na pinapasok na, hindi nga legal yan eh. Kasi bawal nga magpasok yan ng mga agricultural products. Kasama yan, mga sibuyas, bawang, unlimited ang smuggling. At yan ang makikita mo sa mga merkado rito sapagkat madali namang ma-identify. Ang sibuyas nila, nuknukan ang laki. Di ba? Sinlalaki ng kamao eh. Ha?
At yung mga bawang, ang lalaki rin. Eh, yung bawang nga natin dito, hindi ko alam kung may bawang pa Pilipinas eh. Yung maliliit, mas masarap yun eh. Yun ang gagaling ng Ilocos. Hindi ba? Mas mabango, mas malasa, mga kaibigan. Pero wala na tayong nakikita niyan. At kung meron man ay bihiram-bihira, mga kaibigan, maapektuhan na tayo ngayon dahil sa pinag-iimbak na sila ng pagkain. Ngayon, ano ang dahilan? Hindi sinasabi ng gobyerno ng China ang dahilan kung bakit pinag-iimbak ng pagkain ang kanilang mga mamamayan. Ngayon, ang sa pantaha ng international community, yung mga commentators, ang posible na lang nakikitang dahilan ay yung conflict number one, na baka ito ay may kaugnayan sa hidwaan ng China at ng Taiwan. Ha? Yung girian ng China at ng Taiwan. O, mga kaibigan. Number two, idinadahilan daw kaya nagmahal ang mga halaga ng bilihin dahil sa sobrang lamig sa China. At inaasahang magtatagal pa ito. Kaya yung lahat ng halaga ng bilihin, particularly mga agricultural products, mga gulay, ay sobra-sobra na ang halaga. Ha? Napakataas na ng halaga ng mga gulay. Kaya sinasabi na baka raw ito ay may kaugnayan dahil sa masyadong malamig ang panahon, di ba? Number 2 'yun ha. Hindi ko alam kung ano pa yung isa, baka ito'y may kinalaman sa diyan sa West Philippine Sea. Ha? Hindi man tuwiran, nagpapahiwatig ito na isa sa kinukonsidera yung baka may plano. Ah, hindi, meron palang merong virus, ha? Panibagong virus na pakakawalan na naman ang China. Noong isang araw meron daw natuklasan diyan sa kwan sa Pampanga na isa na naman variant, ha? Bagamat yung nakitaan ng variant na yon ay hindi naman namatay, gumaling na rin, ha? Sa karamdaman, variant ng COVID. Panibago na naman ito. Yun ang isa sa dahilan pala, yung posibleng may kaugnayan na naman ito sa panibagong virus, mga kaibigan, na dahil nga dyan sa tindi ng problema ngayon ng China, dahil halos lahat ng bansa kalaban na nila dahil dyan sa West Philippine Sea, dito sa ating teritoryo. Di ba? Na mga bansa ay hindi kinikilala yung pong ginagawa ng China, kundi kumikilala sila sa arbitral ruling, sapagkat yun ang batas eh. Batas yun eh. Ha? Sa batas ng karagatan yan eh. Mga kaibigan, yung UNCLOS, United Nations on Law of the Sea Conference. Ha? Mga kaibigan, yan ang nagtatakda ng batas dyan. Hindi yung China. Marami ngayon ang nababahala dyan sa inilabas na yan na advisory ng China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Napakarami na po mga kaibigan. Para tayo maapektuhan itong mga, wala yan sa tutusin mo. Nagkakaroon tuloy sila ng halaga pagka nakipag-diskurso ka dyan. Ha? Huwag mo nang intindihin niya mga yan. Wala nang established na ng pandaraya nila, panluloko, ha? Para sila magkaroon ng motor. Marami nga, halimbawa, dumami yung motorcade.
Hindi ka na dapat magtaka. Bakit? Binibili nila yun eh. Binabayaran nila yun eh. Eh tayo, hindi tayo binabayaran eh. Di ba? Oh, sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo. Ultimong bahay ni Bilyar. Naku. Alam mo yung mga katapat na bahay ni Bilyar. Nakalagay lahat, puro Lenny. Lahat ng kapitbahay nila, Lenny. Kaya yung nagsasabi, naku ka Percy, ang dala raw nila Bilyar tsaka ng mga Aguilar dyan sa kanila, sa Las Piñas, ay si Bongbong Marcos. Eh marami nang dinala yan, di naman nanalo eh. Si Bilyar mismo tumatakbo ng National, hindi na nanalo sa Las Piñas yan. Akala nyo lang, komo nanalo, nanalo sa Las Piñas, hindi ho, talo. Oh, yung dinadala nila, noong nakaraang eleksyon, sino dinala nila? Si Bongbong din eh, bakit natalo rin? Di ba? Eh maliit lang naman yung Las Piñas eh. Karamihan dyan sa Las Piñas, middle class yan, mga kaibigan. Oh, yan yung mga nag-iisip. Ha? Hindi nakikilahok sa mga walang kakwenta-kwentang social media trolls. Ha? Wala yan. Hindi maaapektuhan niya ng boto. Oh, yun ang sinasabi natin. Kaya yung mga nababahala, konting kibot, nababahala. Huwag ka mabahala. Ipagpatuloy mo ang gagawin mo. Dapat nakatingin ka hanggang dun sa matatapos. Konting pagsisikap lang ito, ilang buwan lang ito. Di ba? Maninindigan tayo. At ilagay nyo sa kukote ninyo na hindi kayo papayag na madadaya ang eleksyong ito. Kahit makialam pa yung inchik na yan, mga kaibigan, hindi po pwede yan. Dahil 2022, hindi natin pwedeng ipaubaya, isuko ang ating kapalaran ng ating mga anak at ng mga apo natin ng mga susunod na lahi sa kamay ng mga dayuhan babaliwalain natin ang ginawang pagtataya ng buhay ng mga bayani para ang ating bansa ay lumaya sa mga mananakop ng ating bansa. Babaliwalain ba natin yan? Huwag nyo na intindihin yung palipaliwanag sa mga yan. Hindi maliliwanagan yan. Pera lang magpapaliwanag dyan, mga kaibigan. Hindi naman natin pwedeng tapatan ng pera yan. Di ba? Katulad ng ibinabayad sa kanila. Bueno. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga corrupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Ay, dito
Maraming salamat at magandang yumaga, Dennis! Uy! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ko'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay?